bago po kayo sa channel na ito, manglamping po kami. I-subscribe ang aming channel at pindutin na rin ang notification bell para masundan nyo pa ang aming mga videos na aming papalabas. Dahil pangako namin na lahat aming makikitang mga maganda, makikita nyo rin. Good afternoon mga ka-enjoy. Good afternoon Philippines. And good afternoon sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Nandito tayo ngayon sa harap ng tatsulok na monumentong ito na tinatawag na the Detmarts Monument na matatagpuan sa Capas, Tarlac. Ang monumentong ito ang magpaalala sa atin sa pinakamalungkot na parte ng ating kasaysayan. Sa hapong ito, ating pag-usapan ang kwento sa likod ng monumentong ito. Ayon sa nakasulat sa mga kasaysayan, mayroong 2,500 ang bilang ng mga Amerikano ang namatay sa lugar na to. At mayroong kabuhang 30,000 Pilipino, 30,000 Pilipinos binuhis ang buhay dito sa lugar na ito. Namatay sila sa sakit, gutom, pagmamaltrato, brutal na pagpatay na walang kalaban-laban. Kawaawang sinapit ng ating kababayan, pinarosahan na wala namang kasalanan. Saan nga ba nagugat ang galit ng Hapon? Bakit nangyari itong tinatawag na Detmarts? Pag-usapan natin. Ating matandaang pagkatapos ng First World War, nagtayo ang mga bansa ng League of Nations o yung tinatawag ngayon na United Nations. Dito, kinokontrol ng mga bansa ang mga bansang gustong maging superpower. Kaya lang, ang Japan, alam naman natin, nag-iisang empire sa Asia. May ambisyon po itong palawakin ang kanilang imperyo. Balak nilang sakupin ang mga karatig bansa sa Far East o sa halayong silangan. At dahil sa ambisyon na ito, gumawa silang maraming battleship, maraming eroplano para may patuloy nila ang paghari sa halayong silangan. Kaya lang, balak itong pigilin ng Amerika. Matandaan ding, sa kasalukuyang panahon, sa kalagitnaan ng 1925 to 1930, nangyari ang Global Depression. Naghirap ang lahat ng bansa sa buong mundo. At ang una nakabangon, ang Amerika, kasi siya ang superpower ng panahon. Para makahabol itong mga Hapon sa kapasidad ng Amerika at medyo naubusan sila ng resources, nagumpisa silang sakupin ang Korea, ang China, para madagdagan ang kanilang mga resources para may patuloy nila ang paggawa ng mga warship at saka mga eroplano para pagpalakas sa kanilang imperyo. Na siya namang mariing tinututulan ng Amerika. Ayaw ng Amerika nang sakupin ng mga Hapon ang China. Kaya binigyan sila ng sanksyon
hindi sila sinuplayan ng bakal na ginagamit nila sa kanilang mga barkong pangdigma. Hindi rin sila binibigyan ng asulin ng pang-eroplano. Kasi nung kapanahonan, ang Amerika lang ang nagre-refine ng high octane. Wala pong sariling supply ang Japan ng gasolina ng pang-eroplano. Kaya sa Amerika pa rin sila bumibili ng gasolina ng pang-eroplano. Pagkatapos ng 1930s, dito na lumakas o uminit ang tensyon ng Amerika at saka Japan. Alam naman natin, nasa ilalim tayo ng Amerika. Kaya sa agam-agam ng Amerika, nasakupin ng Hapon ang buong halayong silangan at kakalabanin din sila. Pinadala ng Amerika si MacArthur sa Pilipinas para ihanda ang Pilipinas lalaban sa Hapon. Ang kawawang mga Pilipino na ipit sa ambisyon ng dalawang superpower. Wala naman tayong magawa kundi sumunod sa kagustuhan ng Amerika. Ginamit ng Amerika ang 100,000 nating sundalo at ang Amerika nagpadala lamang ng 20,000 sundalong Amerikano sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung Second World War sa Pilipinas, 20% lang ang Amerikano. Ang 80% Pilipino. At dumating na nga ang December 7, 1941. Nilusob ng Hapon ang Pearl Harbor. Sinabay ding paglusob sa Pilipinas. Nung binomba ng Hapon ang Pearl Harbor, binomba din ng mga Hapon ang Clark Air Base, Nichols Air Base, Bigan Air Base, at ang Apare Airbase. Inuna nila yung mga airbase para wala ng air support ang mga Amerikano pagdaong nila sa Lingayen Gulf. Alam ng mga Hapon na naghahanda na si MacArthur sa Pilipinas. Kasi nga, sa kwento ng mga Marites, ang mga general ng mga Hapon nandito na sa Pilipinas. Wala pa ang Second World War. Kaya alam ng Hapon na naghahanda ng Pilipinas para sa depensa. Kinasa ng mga Amerikano ang planong pagdepensa sa Pilipinas. Mayroong dalawang opsyon. Yung Operation Rainbow at saka Operation Orange.
pero ang original nito, yung Operation Orange. Nasa salubungin ang grupo ng mga Hapon, buong pwersa ng Pilipinas. Kaya lang itong si MacArthur gumawa ng sariling taktika. Gumawa siya ng Operation Rainbow na kinalat niya ang lahat ng pwersa sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. At saka yun ang dahilan na nakalat din ang mga supply, ang mga bala, ang mga artillery at saka mga armas. Kaya nung dumating ang Hapon, kalat-kalat ang puwersa sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. At ang buong akala ni General Douglas MacArthur, dito dadaan ang mga Hapon sa Manila Bay. Kaya dito hinanda ang mga malaking artillery, mga battery sa may Corregidor at the Port Drum at saka sa may Mirabilis Bataan. Yun ang malaking pagkakamali. Dahil ang mga Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homa sa Lingayen Gulf, sila naglanding. Dahil walang depensa sa mga baybayin ng La Union, lalo na sa bandang Aguo, San Fabian at sa Cabawang, madaling nakapaglanding ang mga pwersa ng Hapon. Dahil kukunti ang pwersa ng mga Amerikano at Pilipino nasasalubong sa mga naglanding ng mga Hapon. Isang araw lang mula paglanding, naitaboy agad ang mga pwersang sumalubong sa mga dumaong ng mga Hapon. Mayroong 5 mga tangki sa tank batalyon ng Amerikano ang kasamang humarang, kaya lang madali itong sinira ng mga Hapon kasi mayroon pala silang anti-tank gun. Ito ang Capas Shrine Obelix or tinatawag din na Capas National Shrine. Ito'y may tangkad na 73 meters or 240 feet concrete structure gawa sa simento. Ito'y tinayo ng mga Amerikano bilang alaala
sa mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo na bihag ng mga Hapon or mga POWs, prisoners of war, na namatay dito habang nagsisilbi sa mga Hapon, at kasama na rin yung mga galing sa death march. Sa death march may naitalang 9,000 na Pilipino ang namatay at 1,000 ang Amerikano. Dito naman, nung nakulong na sila dito sa Camp O'Donnell, tinayang 20,000 ang sundalong Pilipino at 1,500 ang sundalong Amerikano ang namatay dito. Kaya sa kabuhan, mahigit 30,000 or 32,500 ang namatay ng mga Pilipino at Amerikano na mga sundalo na inilibing sa lugar na ito. Nakasulat yan lahat sa pader na nakapaikot sa Oblix Rye na ito. May itinayang 400 araw-araw ang namamatay ng mga Pilipinong sundalong POW. Mula kalagitnaan ng Abril hanggang Agosto ng 1942. Karamihan sa mga ito namatay dahil sa sakit, dahil alam naman natin na galing sila sa bundok ng Samat at Mirabilis, maraming nagagat ng lamok na malaria. Yung iba namatay dahil sa gutom, nagkasakit dahil sa pasma, dahil pinaglakad sila ng 8 araw mula Samat hanggang dito sa Kapas na walang kain-kain at saka walang inom na tubig. Ito yung mga pangalan ng mga bayaning mga sundalo na namatay sa lugar na ito. Mahigit 30,000 po ito nakalista dito. Yan, sa buong pader na nakapalibot sa Oblix Rye na ito, lahat may pangalan.
At ngayon, balikan natin yung kwento. Bakit nagalit ang mga Hapon at nangyari ang Death March? Ayun na nga, wala nang magawa si MacArthur dahil hindi naman niya napigilan yung paglanding ng mga Hapon sa Lingayen Gulf, sa May Agoo, San Fabian at sa Cabawang. Nag-order si MacArthur na harangin ang mga Hapon para mapabagal ang pag-usad papunta ng Bataan or Metro Manila. Gumawa siya ng delaying tactics at binalik niya ang unang plano na Operation Orange, yung pag-isahin ang pwersa na ilalaban sa pwersa ng Hapon. Kaya lang, dahil sa unang plano ng Operation Rainbow, yung ibang mga supply, mga pagkain, mga bala, mga armas, nakalat na sa buong Pilipinas. Kaya nung pagdating nila dito sa Mount Samat, Mount Mirabilis, yung Abukay Tubagak na line of defense, kinulang na yung mga pagkain at mga bala, pati armas. Kaya dito nahirapan lumaban ang mga Amerikano dahil hadihado na sa tao, kasi mahigit 100,000 lang sila, mga 115,000 lang sila, samantalang ang puwersa ng Hapon kulang-kulang 300,000. Mayroon pang galing dito sa Lamon Bay, yung sa may Mauban, Lokban, Quezon. Ayan, sa dami ng kalaban, tapos isang lugar lang na pwestuhan nila, kaya natalo ang mga Amerikano. At nagdesisyon si Wainwright, dahil umalis na si MacArthur, ang naiwan sa Pilipinas si Wainwright na lang. Pagdating ng April 9, 1942, isinoko ni General Wainwright ang Bataan. Dito na nag-umpisa ang kalbaryo ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na mga POWs, dahil walang kampo na pinakamalapit na malaki, kundi ang kampo doon nilang sa Kapas Tarlac. Napipilitan itong mga Hapon na paglalakarin itong mga POWs na mga sundalo mula Samat hanggang Kapas Tarlac. Isa pa, kulang ang pwedeng masakyan. Walang magamit na masakyan, kasi sa dami ng 75,000 na mga prisoners of war, walang pwedeng masakyan. Pangalawa, nagalit ang mga sundalong Hapon dahil ang mga opisyal nila, maisang truck ng mga opisyal, tinamaan ang battery ng mga Amerikano na galing dito sa ibabaw ng Mount Samat. Isa pang dahilan bakit nagalit ang mga Hapon sa mga Pilipino, dahil magaling makipaglaban ang mga Pilipino. Sa ginawang delaying tactics ni General Douglas MacArthur, nahirapang makaabanti ang mga Hapon pag Pilipino ang harap nila, lalo-lalo na yung inikutan nila ang Mirabilis. Sinalubong sila ng mga magaling na Pilipino, nahirapan silang pumasok o umakyat sa Mirabilis Mountain. Kaya isa yan sa mga dahilan bakit galit na galit sila sa mga Pilipinong sundalo,
at marami silang pinatay na Pilipinong sundalo kaysa Amerikano. Ang bago na ito ang tinatawag na derelict of a boxcar na pinagkargahan ng mga POWs na may mga sakit na mga sundalong Amerikano at Pilipino mula San Fernando, Pampanga hanggang dito sa Capas, Tarlac. Sa liit ng lugar na ito, ang bawat isang boxcar kinakargahan ng 80 hanggang 100 na sundalo. Dito maraming namatay. May sakit ka na, nasupukit ka pa. Ganun ang nangyari sa mga sundalo dito. Pagdating dito sa Tarlac, dito sa Capas, Tarlac, marami ng patay na nakatayo, naipit sa kanilang mga kasamahang buhay pa. Ito yung Defenders Hall. Ito yung nagbabantay dito sa Camp O'Donnell. Yan may mga ano dito. Patling bastard o bataan. In memory of the American died, O'Donnell War Personnel Enclosure, 1942. Omnia pro patria. The cement cross. Yung sila yung ano, yung mga pinahirapan dito na mismo sa prisoner, dito sa kulungan. Battling bastard bataan. Courage is a quality God has been fit to this pains with utmost care the man of bataan where his chosen favorites Major General Edward P. King Jr. U.S.E. Commanding General Luzon Forces. General Major General Edward King. Ito yung mga pangalan ng mga namatay dito. In memorandum, Major Richard M. Gordon, U.S. Air Retired, November 10, 1921, July 26, 2003. Fallen for Liberty in the Philippines. In memory of the Yugoslavic heroes. Hmm? May mga Yugoslavinsky, mga Yugoslavic heroes pa. May kasali pala dito na mga ano? Yugoslavian? Ito sa mga civilian. Ito para sa mga memory sa mga Philippine Scout in Camp O'Donnell between April to December 1942. Filipino Prisoners of War Group. Mga namatay pala sila 1942. Capas Prisoners of War Memorial World War II Grave Site of Yusapit House. Naging libingan dun sa mga sundalo Amerikano, lahat ng mga official na
prisoners of war dito nakalibing sa lugar na ito. At kung nagustuhan nyo aming mga videos, manglambing po kami i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang aming mga ibang mga videos. Maraming salamat po.